Welcome back once again to our YouTube channel. It's a brand new day and it's a brand new vlog. And sa vlog na to mga guys, share ko sa inyo kung paano ko pinataba ang aking mga alagang fur babies, especially ang Shih Tzu and Toy Poodle. Kasi yan po yung mga inaalagaan ko ngayon. And ito katabi ko sila. Marami kasi sa inyo nagtatanong kung ano yung ginagamit nilang dog food, vitamins, and kung ano yung mga ini-incorporate ko sa mga pagkain nila para mas lalo silang ganahan and syempre mas lalo silang maging malusog. So bago ang lahat, kung bago ka lang sa aming YouTube channel is paki-like naman tong video na to and also hit mo na rin yung subscribe button dyan and turn on mo na rin yung notification bell para lagi kang notified every time na meron kaming bagong upload. And also bago tayo pumunta sa pinaka-topic is magsha-shoutout muna tayo. So ito yung mga gustong-gusto nyo naman lagi, di ba? So, una-una guys, shout out kay Benny Alam and sa dog niya na si Fendi and Prada. And also, shout out din kay Maria La Cuesta YouTube. And also, shout out rin kay Marnil Cruz. And shout out rin kay Mika and Mia. And lastly, shout out kay Chloe Castro. So, sa mga gustong magpa-shout out dyan, is mag-comment lang kayo sa my comment section. And also, mag-subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel kasi po lahat na sina-shout out ko is sinisigurado ko na nakasubscribe din sa aming YouTube channel. So, subscribe na guys and i-turn on nyo na rin yung notification bell para notified kayo. So, ayun na nga, going back sa ating topic kung paano ko nga ba pinataba ang aking mga alagang Shih Tzu and Toy Poodle. And knowing naman guys, si Matcha kasi guys is runt of the litter or yung tinatawag na princess type, siya po ay maliit lang talaga. So even before nung siya ay 5 months pa lang, 6 months, ganun, in-advise na sa akin ng kanyang vet na huwag ko siyang masyadong patabain kasi nga mahihirapan yung mga legs niya na buhatin yung katawan niya kapag tumaba siya na masyado. Pero ayun, dahil nga lagi kong nilulutuan ng mga masarap na pagkain, pag sinabi kong masarap guys, wala akong hinahalong mga condiments dyan ha. Ang minimake sure ko lang din ang hinahalo kong pagkain sa kanila or ang hinahalo kong mga gulay is yung mga pwede talaga na pagkain sa kanila. So ayun, hindi ko naman nakasalanan, di ba, kung matakot tong si Matcha Bear and si Cheesecake. Pero alalay pa rin naman yung pagpapakain ko sa kanila guys. Hindi pa rin talaga yung super dami. Pero before siya nagbuntis guys, pumalo siya ng 4.2 kilograms. And ang advice sa kanya ng vet is dapat nasa 3.8, 3.9 kilograms lang siya. Huwag siyang papalo ng 4 kilos. Kasi nga, mabibigatan yung legs niya and mahihirapan siyang buhatin yung kanyang body. And kay Cheesecake naman guys, na isang toy poodle. Alam niyo ba, dumating lang sa akin itong si Cheesecake na 1.9 kilograms. Tapos ngayon, going to 5 kilos na siya. And 1 year old pa lang siya. Pero ayun nga, medyo dinadiet ko rin siya. Medyo binabawasan ko na yung mga pagkain niya ngayon kasi pareho talaga sila guys na hindi maselan sa kahit anong pagkain na ipakain ko sa kanila. Parang minsan pagka inibigay ko yung pagkain sa kanila, parang nag-a-adjust pa lang sila, inaamoy-amoy pa lang nila. Pero pagbalik ko, ubos na yon. So ganun sila katakaw. Ito na ngayong mga tip na pwede kong ibigay sa inyo. So ito yung mga ginagawa ko kapag pinapakain ko sila. Sa mga nagtatanong kung ano po yung dog food nila, ang dog food nila guys is Vitality. May mga times na pinapakain ko sila nung kibble lang talaga, nung dry na dog food. Yung as is, kung ano yung nabibili natin sa mga bilihan, ganun ko na pinapakain sa kanila. Pero there are days, mga 3 times to 5 times a week, nilulutuan ko po sila. 1 meal per day na nilulutuan ko sila ng chicken or ng mga gulay na pwedeng i-incorporate na sa kanilang pagkain. So una guys, yung dog food nila, hinahaluan ko ng kanin. Yes po, hinahaluan ko ng kanin. Pero hindi ko
laging ginagawa yun kasi nga hindi rin maganda na masyadong maraming carbohydrates sila nakakain. So ginagawa ko siya parang mga 3 times a week. Tapos alagyan ko lang din ng konting wet food para mas may lasa naman. Kasi minsan pagka yung rice lang na hinalo sa dog food, minsan ayaw nila. So isa yun guys sa mga ginagawa ko, hinahaluan ko ng kanin yung kanilang dog food. And another tip din guys, hinahaluan ko ng mga gulay like kalabasa, ampalaya, chop suey. Cauliflower dapat sasabihin ko. Cauliflower, broccoli, papaya, malunggay, carrots, sasabi ko na ba ang carrots, patatas. Ayun, usually yun yung mga pinapakain ko at niluluto ko sa kanila. Pag minsan, pinaghahalo ko lang yung papaya tsaka malunggay, tapos lalagyan ko ng chicken breast or kaya chicken liver. Tapos, ihahalo ko sa dog food nila. Yun na yung pagkain nila sa isang meal. So, another recipe lang yun, guys. So, kung naghahanap kayo ng mga iba pang luto serie or dog food recipes, marami po kami dito. Meron kaming playlist ng mga luto serie, mga pinapakain. At iluluto ko at pinapakain ko sa kanila. So, ilalagay ko na lang dyan, guys. Ayan, sa may iCard. So, i-click nyo na lang yan at panoorin nyo after nitong video na to. And another thing guys is sa vitamins nila. So ang vitamins po ng dalawa kong anak ay magkaiba. Kay Matcha ay Nakalvit and kay Cheesecake ay Elsevit. So ayun po, importante rin na meron silang vitamins para dagdag din kasi yan guys na pampagana nila para kumain. And syempre pag mas magana sila kumain, mas malakas yung immune system nila. And hindi sila gapuin ng mga kung ano-ano sakit. So ayun, make sure na lang din guys na ini-incorporate nyo lagi ang vitamins sa kanilang diet. May mga ibang dogs din kasi na ayaw nila ng iniinom through syringe yung kanilang vitamins. So kung ganun ang case guys, ang gawin na lang ninyo is ihalo nyo yung vitamins nila sa kanilang meal o sa kanilang pagkain. So hindi na nila masyadong papansin yun. So, in that case, para na rin sila nakainom ng kanilang vitamins na hindi nila namamalayan, di ba? And syempre, ang isa pa sa pinaka-importante guys is make sure na lagi silang merong malinis na tubig na easy access. So readily available yon kahit na kahit na nasa sala lang sila or nasa kwarto, lagi silang meron tubig na pwedeng inumin na fresh and malinis. Napaka-importante kasi nun guys para lagi silang hydrated and mas mapabilis din yung pag-digest ng mga kinakain nila sa kanilang katawan. And syempre guys, isa pa sa pinaka-importante is ipakita at iparamdam nyo sa kanila yung pagmamahal. And isa yun sa mga magpapataba at magpapalusog talaga sa kanila kapag ka naramdaman nila na love. So yun lang naman guys for this vlog. I hope nag-enjoy kayo and mag-subscribe na rin kayo and i-like na rin ng video na to, okay? And that's it guys for this vlog. Maraming salamat po sa panonood. See you on our next one. These skies of different light, why noise it keeps me up and